welcome to the first animated showbiz talk show in the Philippines, Talk Toons. Ladies and gentlemen, kids and adults, please welcome our extraterrestrial host, Etok! Ang bukod pa ang alien na pinayagan ng Bureau of Immigration sa maniraan sa Pilipinas. Ladies and gentlemen of the world, I'm Etok from the wonderful and beautiful planet of Talakitok. Dito ako upang bigyan kulay ang mundo ng talk show dito sa Earth. Simula ngayon, ako na ang maghahari sa television. Ang guest po natin ngayong gabi ay matatawag na multi-talented at magiting na alagad ng ating pamahalaan. Bukod sa pagiging kilalang socio-civic business leader, siya ay kilala ring aktibong supporter ng pelikulang Pilipino. Sa katunayan, kailan lang ay inapoint siyang MTRCB Appeals Committee Vice Chairman. Isa rin siyang magaling na host ng weekly program sa NBN4 na Pilipinas Ngayon Na. Kaya Pilipinas, buong galak na ipinakikilala ko sa inyo ngayon na ang ating Press Undersecretary Robert Rivera. Hello, sir. Mukhang busy si Sek. Uulitin ko ha. Honorable Robert Rivera. Ito, mamaya ka muna ako guluhin. May ginagawa pa tayo, busy ko eh. Oh, ito, napandesal na tayo. Ha? Ito ang favorite ko ng merienda tuwing hapon. Oh. Ayoko ng pandesal. Gusto ko, interview kahit sandali lang, Usec, please. Ay mo? Masarap to, mainit. Sarap. Ayaw mo talaga? Hindi ko rin, ha? Oh. Mamaya magutom ka. Ha? Ayaw mo, ha? Ha? Sana ako ngayon. Aha. Andito po kayo sa spaceship ko kung saan milyong-milyong nanonood ang makikinig sa inyo. Oh, okay. Wow. Sir, gusto naming malaman ano po ang naging buhay niyo bago kayo naging undersecretary. Alam mo ito, bago tayo naging public servant, nanggaling tayo sa private business sector. Kasalukuyan ako nung Pangulo ng Mandaluyong Chamber of Commerce and Industry. At 17 years ako na active sa private business. Balita rin namin, sir, nagtrabaho din kayo sa Dyna Records as head ng Television Promotion Department way back 1970s and 1980s. Part of my job with Dyna is to promote disco records. I was asked to dance to its beat. So, nung panahon na inilo-launch ang movie, Saturday Night Fever, inintroduce ako sa isang TV program as the teenage John Travolta of the Philippines. Uy! Ang galing niyo palang magsayaw ah! Turuan niyo naman po ako, Usec! We can try.
naabutan namin kayo na sobrang busy. Ganyan ba talaga karami ang trabaho ng isang Press Undersecretary Robert Rivera? Kasi dalawa ang ginagampanan kong tungkulin. Sa Office of the Presidential Spokesperson, ako ang Chief of Staff. Sa Office of the Press Secretary, ako ang Deputy Press Secretary. Sa Office ng Presidential Spokesperson, every day as Chief of Staff, I run the administrative functions. Nahilo ako dun, sir, ha? Masarap ba ang trabaho nyo bilang undersecretary? Marami ring masarap, especially so if you're representing the press secretary who is very well loved by his colleagues, who's very well respected by the media. Masarap, pero syempre po, may mahirap na part, di ba? Actually, marami, sapagkat hindi naman madali ang trabahong ito, wherein you have to face media all the time. Sir, pa-share yun naman kami sa opisina nyo. Alam mo, ito, ayan yung picture ko nung nag-take out ako kay President Gloria Macapagal-Arroyo at ang witness niyan, si Secretary Romulo, dati siyang Executive Secretary, ngayon siyang Secretary of Foreign Affairs. Nandiyan din si Press Secretary Buning. And of course, my beloved first son, si Ernest, yung pinagmamalaki ko sa'yo. Andun si Ma'am nung pinakilala ko sa kanya sa Manila Hotel. At ito, alam mo ba to? Pinagmamalaki ko to kasi hindi pwedeng umaten si Secretary Buni bilang Minister of Information. Ako ang nag-represent sa kanya. Kasama ko dyan ang 119 countries, mga Minister of Information, at nagsalita ako sa convention na yan. Wow! Ang lufit nyo pala, Usec! Isa na kayo sa mga idol ko ngayon! Teka! Examinin ko lang mabuti ang guest natin. For the meantime, commercial break muna po tayo! Sir, napansin ko po, iba't ibang klase ang kabayong naka-display ang nasa opisina nyo. Ano po ang connection nito sa inyo? Well, for some time in the mid-80s, I took care of 3 horses. Mahilig ako sa horses, and I used to ride these horses at the Manila Polo Club. Bakit po kayo nag-stop? Na-aksidente ako. Nahulog ako dun sa polo field. Sumasakay ako, leisure ride. Kung pupunta po kayo sa planeta namin at nahirang kayo as public servant din, anong gagawin nyo? Well, number one, kung ano man yung planeta ngayon, I will make sure that it connects with our planet Earth so that they too can reap the bounty that planet Earth has to offer. Among them, love of nature, love of God, and love of our citizenry and the people who's living in planet Earth. Okay, sir. Maraming salamat po sa oras na pagpapaulak niyo sa amin. Marami po kaming natutuhan sa inyo. Well, Ito, I hope that you continue with what you're doing, especially in inspiring and making people laugh and bringing joy to a lot of your fans, admirers, and televiewers. And I hope that you continue to do so for the longest period of time. Maraming salamat po sa oras nyo, Usec. Kahit na po sobrang busy kayo, ay pinaunlakan nyo pa rin po kami. Sana po ay i-guest nyo rin ako sa TV program nyo. Stop, Toons.